Magandang araw po sa iyo, Boss Carl. Pati na rin sa mga tagapakinig sa iyong channel. Nais ko pong ibahagi ang kwento kong ito na nangyari noong taong 1983 sa lugar ng aking ina sa Abra. Ipinagbubuntis niya pa lamang ako noong mga panahong iyon. Apat po kaming magkakapatid at ako ang bunso. Sabi ng karamihan sa amin na ang mga buntis daw ay may pinakamabangong halimuyak sa mga aswang dahil sa sanggol na dinadala nito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Abby. Ako po ang batang ipinagbubuntis ng aking ina na muntik na daw maging hapunan ng mga aswang. Marami daw noon ang nagsasabi na may umaaligid na aswang sa baryo namin dahil din sa liblib ito na probinsya. Marami na din kasing dayo sa lugar namin noong mga panahong iyon. Tulad na lang daw ng kapitbahay namin na nanggaling pa ng Samar. Ito ay ang pamilya ni Aling Senyang. Sila daw ang pinaghihinalaang aswang dahil sa mailap sila sa mga tao. Makikipag-usap lang daw ang mga iyon kapag may itatanong tungkol sa barangay o di kaya may bibilhin. Madalas din daw na nakasara ang bahay ng mga ito. Kahit nga ang mga anak noon ay bihira ding tumambay sa labas. Ayon pa sa kwento ni Mama, na ang balita daw kaya umalis ang pamilya noon sa Samar dahil sa may alitan daw iyon sa mga kamag-anak tungkol sa lupain. Kaya sila nagpakalayo-layo at dito sa Abra napadpad para mamuhay. Isang karpintero po ang aking ama at isang labandera naman ang aking ina. Maliit lamang ang aming tinitirhang bahay, pero kahit maliit ay malinis at maayos naman iyon. Yari sa kawayan at nipa ang bubong. Yari naman ang dingding sa sawali. Pero dahil nga sa karpintero ang tatay ko, kaya maganda ang pagkakadisenyo ng bawat bahagi ng bahay namin. Sa awa naman ng Diyos, kahit pa daw may mga balita na noon na may sumasalakay na aswang sa barangay namin, ay wala pa naman daw naiinkwentro ang mga magulang ko na aswang. Pero ganun pa man, ay nag-iingat pa rin sila. Hanggang sa ipinagbuntis na nga ako ng aking ina. Unang buwan ko pa lang daw noon sa sinapupunan ng aking ina ay may kakaibang mga bagay na silang napapansin. May mga huni ng malalaking ibon na umaaligid sa bubungan namin tuwing gabi. Sigurado raw sila na malaking ibon iyon, base na rin sa malakas na tunog ng paghampas ng pakpak noon. Ayon pa sa mga matatanda sa amin, na mabisa daw na pantaboy ng mga aswang ang bawang at asin. Kaya simula noong unang buwan pa lang na ipinagbubuntis ako, ay palagi na daw may bawang at asin na nakasabit sa bintana namin. Naririnig na lang daw nila na umaaligid iyong tunog ng malaking ibon, pero hindi na iyon lumalapag sa bubungan namin. Dumating ang isang araw na masasabing hindi raw malilimutan ng aking ina. Bandang alas 3 daw iyon ng hapon ng Marso 2, 1983. Nakaupo daw si inay sa kawayang upuan na gawa ng aking ama sa labas ng bahay namin habang tinitirintas ang buhok ng Ate Grace ko.
Nasa edad 4 pa lang po siya noon. Yung dalawa kong kuya naman daw ay isinama ni Itay mamili ng mga materyales. Laking gulat niya raw nang biglang sumulpot si Aling Senyang sa harapan ng bakuran namin at walang kaabog-abog na pumasok sa Kawayang Gate. Hindi naman daw kasi ito palakapit bahay. Hindi niya rin alam kung ano ang pakay noon. Buntis ka ba, iha? Ingatan mo yan, ha? At dapat huwag ka dito sa labas naglalagi. Lalo na at magdidilim na. Sabi daw nito na nakangiti. Sa tagal na nilang magkapit bahay, noon lang daw nagawi sa bahay namin si Aling Senyang. Oho, ano po bang atin? At napasugod kayo? Takang tanong naman daw ni inay. Magpapagawa sana ako ng kama sa asawa mo. Diba, karpintero iyon? Sagot pa sa kanya ni Aling Senyang. Hinaplos pa daw noon ang braso niya. Natakot naman daw si inay dahil sa napapabalitang aswang nga iyon. Pero nagdadalawang isip pa rin daw siya na paniwalaan ang mga kwento kasi mukha namang mabait ang matanda. Pero mas maganda na rin daw ang nag-iingat. Kaya naman, tumayo daw si inay. Sabay sabing, sasabihin niya na lang kay Itay na magpapagawa siya ng kama. Hinila na daw ni inay si ate papasok sa loob ng bahay. Hindi niya raw sigurado noon kung guni-guni lang iyong kanyang nakikita. Pero kitang-kita niya daw talaga na nakatitig at naglalaway pa si Aling Senyang na nakatingin sa tiyan niya. Dali-dali naman daw niyang kinuha ang asin at bawang. Sabay ikinuwintas iyon sa kanyang leeg. Maging ang leeg ni ate ay sinabitan niya na rin daw. Ilang saglit pa raw noon ay dumating na sina Itay at ang dalawa ko pang kuya. Ikinuwento naman daw agad iyon ni inay. Wala naman daw silang makalap na patunay kung totoo nga ang paratang sa pamilya ni Aling Senyang. Pero madalas siyang paalalahanan ni Itay na huwag magtatanggal ng bawang at asin sa katawan. Nakatatanggal daw kasi ito ng halimuyak ng buntis sa aswang para hindi nito maamoy ang sanggol sa sinapupunan. Kumuha na din daw ng buntot ng pagi si Itay para sa karagdagang proteksyon. Ikalawang buwan daw na ipinagbubuntis ako ni inay. Nagpapahangin daw sila noon ni Itay sa labas ng bahay at nasa bandang alas 8 na iyon ng gabi. Sabi kasi nila na kapag buntis ay mainitin ang katawan. Wala pa kaming kuryente noon. Kaya naman, madalas sa labas tumatambay si inay para magpahangin. May napansin si inay na may malaking pusang itim sa kanyang harapan. Hindi niya raw mawari na tila nahipnotismo siya noon dahil bigla na lang siyang tumayo at akmang lalapitan ang pusa. Nang mahawakan siya ni Itay sa braso at pinigilang makalapit sa pusa, sabay taboy ni Itay doon. Mula nga noon ay hindi na daw mapalagay si Itay dahil nararamdaman niyang tila palaging may nakabantay na aswang kay inay. Dahil lahat ng kakaibang mga kaganapan ay nagsimula lang noong ipinagbubuntis niya na ako. Yung malaking ibon, yung bigla ang pagsulpot ni Aling Senyang at noong pagkakataong iyon naman ay ang pag-aligid ng malaking pusang itim. May kakaiba rin daw sa pusang iyon dahil tila nagliliyab ang mga mata
at ang laki noon ay hindi normal sa isang pusa. Dahil parang kasing laki na daw iyon ng dalawang pinagsamang pusa at itim na itim rin ang balahibo. Ang sabi ng mga matatanda sa amin na kaya daw magpalit ng aswang sa iba't ibang anyo. Kaya nilang maging baboy, aso, ibon o pusa. Nak! Kunin mo nga dyan yung buntot ng pagi! Sigaw daw ni Itay kay Kuya Oni. Pagkabanggit lang daw noon ay bigla na lang kumaripas ng takbo iyong itim na pusa. Pagkaalis daw ng pusa ay doon palang natauhan si Inay. Nagulat pa nga daw siya dahil bakit siya nakatayo at hawak ni Itay ang braso niya. Nagsimula na rin daw mag-alala si Itay sa kaligtasan namin ni Inay. Lalo na at madalas na si Inay at si Ate Grace lang ang naiiwan sa bahay. Parang gusto na nga daw maniwala ni Itay na si Aling Senyang o ang pamilya nito ay mga aswang. Pero mahirap din naman daw na maging mapaghusga. Isang araw, papunta raw si Inay sa Barangay Health Center para magpa-check up. Kailangan daw kasi na kapag buntis ay merong regular na prenatal check up para masigurong malusog ang sanggol pati na rin ang ina. Malapit lang naman daw iyon sa amin, pero mas pinili daw ni Inay na sumakay ng tricycle. Normal naman sa lugar namin na kahit may laman na ang tricycle, ay kumukuha pa rin iyon ng pasahero hanggat meron pang mauupuan. Okay din naman ang ganun dahil magiging mas mura ang pamasahe noong pasaherong nauna dahil magiging per person na ang bayad, hindi na pakyaw ang one-way o iyong isang biyahe niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay pasahero din ng tricycle na pinara ni Mama, si Aling Senyang. Pagkakita raw ni Mama sa matanda, ay hindi na dapat siya sasakay. Pero umurong daw ito sa bandang kaliwa. Kaya nahiya naman daw si Inay na umatras pa at napilitan na rin nga siyang sumakay. Napansin niya daw na panay ang sulyap sa kanya ni Aling Senyang. Ilang buwan na iyang tiyan mo, iha? Tanong pa daw nito. Ah, maglilimang buwan na po. Tipid naman daw na sagot ni Inay. Sa tingin niya daw kasi ay nadadala na siya ng mga chismis tungkol sa pagiging aswang noong matanda. Kaya siya nakakaramdam ng pagkaasiwa dito o iyong pakiramdam na hindi komportable. Napakislot pa daw si Inay nang biglang hinaplos ng matanda ang tiyan niya. Maging ang sanggol sa loob ay bigla ring gumalaw na tila ba nagulat rin sa paghawak noong matanda sa kanya at nanigas rin bigla ang kanyang tiyan. Kaya naman daw, kahit medyo malayo pa ang barangay, ay pumara na si Inay. Napansin niya daw na nag-iba ang aura o iyong ekspresyon ng mukha ng matanda noong pumara siya. Pero bigla din naman iyong ibinalik sa normal na ekspresyon at sinabing siya na raw bahala magbayad sa pamasahe ni Inay. Tinanggihan naman ito ng aking ina, pero mapilit daw talaga ang matanda, kaya wala na daw siyang nagawa. Habang nasa barangay at nasa pila siya, ay naririnig niya daw iyong mga buntis na nag-uusap. Meron na naman daw pinatay na buntis sa kabilang barangay. Pinaghihinalaan daw na aswang ang dumali doon base sa itsura noong bangkay ng buntis. Halos mawalan nga daw ng ulirat ang asawa noong buntis
noong makita ang wakwak na ang tiyan noon at tila hinigop ang buong sinapupunan. Nakita din daw ang malaking butas sa bubungan ng bahay. Dahil sa narinig ni inay ay kinilabutan daw siya bigla. Hanggang sa may isang babae na nasa pila rin ang nagsalita at kinausap siya noon. Zenny, nakita kita kanina ah. Kasabay mo si Aling Senyang sa tricycle. Tumango naman daw si Mama at sinabing oo. Muli naman daw iyong nagsalita. Mag-iingat ka doon ha. Balibalita pa naman na aswang ang matandang iyon. Muli pa daw ang dugtong nito. Nanuyo daw ang lalamunan noon ni inay dahil parang nakakaramdam na siya ng nerbiyos. Nag-aalala daw kasi siya noon para sa kaligtasan naming dalawa. Kaya naman, nang makita niya daw yung isang kasamahan ni Itay sa construction na pinapasukan, ay nakisuyo siyang sabihin kay Itay na sunduin siya doon sa Barangay Health Center. Wala pa nga daw kalahating oras ang lumipas, ay dumating naman agad si Itay, sakay ng tricycle at inihatid na siya sa bahay, saka muling bumalik sa trabaho. Kinagabihan daw noon, lumabas si inay ng bahay upang umihi. Sa labas kasi ang CR namin noon, nagawa sa kawayan at pawid ang bubong pati na ang dingding. Kahit pa kargado ng bawang at asin ang liig nito, ay hindi pa rin naman maiwasan na makaramdam ng takot. Noong naroon na nga daw siya sa labas at naglalakad na papunta sa CR, ay sinalubong raw siya bigla noong isang malaking pusang itim na nagliliwanag ang mga mata na nakatitig sa kanya. Agad raw siyang sumigaw, kaya mabilis na lumabas si Itay dala iyong buntot pagi. Pero bago pa makalapit, ay mabilis na ring tumakbo papalayo ang pusang itim na iyon. Galit na galit raw noon si Itay na nagsisigaw pa sa labas ng bahay namin at sinabing, "Hoy! Aswang ka! Hindi mo makukuha ang anak ko sa sinapupunan ng aking asawa! Subukan mo na lumapit sa mag-ina ko at tatagain talaga kita!" Nanginginig daw noon si inay sa takot habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Kinakabahan nga rin daw sila na baka makunan si inay dahil sa biglaan ang paninigas ng tiyan nito. Kaya dali-daling inalalaya ni Itay si inay papasok ng bahay namin. Kinabukasan lang daw noon ay agad nagpa siya si Itay na palitan na ng yero ang bubungan namin dahil alam niyang kung gugustuhing pumasok ng aswang mula sa bubungan ay hindi ito mahihirapan dahil sa lumang pawid na ang bubong namin. Napansin daw ni inay sa di kalayuan si Aling Senyang habang naroon sa bahay nila na nakatanaw at hindi mapakali. Nagwawalis-walis daw iyon o di kaya magsisiga at pabalik-balik ng lakad. Parang binabantayan nga daw noon ang bawat paglalagay ng yero sa bubungan namin. Noong matapos na daw ang pagpapalit ng yero sa bubungan, ay saka pa lang iyon pumasok ng bahay nila. Nakita daw din nila inay at itay na dumungaw pa sa bintana ang anak nito na noon lang din nila muling nakita dahil sa hindi naman iyon lumalabas ng bahay. Kinagabihan daw noon, habang nag-aayos sila ni Itay ng matutulugan, ay nakarinig daw sila ng tunog ng mabangis na hayop na paikot-ikot sa labas. Parang hindi daw mapakali ang yabag noon.
nalaman nilang isa iyong aso dahil sa tunog noong umalulong na iyon. Kinabahan na naman daw si inay. Napasiksik naman daw sina ate at ang dalawa kong kuya kay itay. Pero dati na daw napaghandaan ni itay ang pangyayaring iyon. Kaya marami na siyang pangontra na mga nakatabi. May buntot pagi, maraming bawang at asin. Napansin daw nilang huminto ang asong iyon sa pag-alulong. Sinilip daw ni itay ng bahagya sa bintana. At meron nga daw doong isang malaking aso. As in malaki iyon na mukhang aabot sa dibdib ng tao ang tangkad. At mukha iyong asong ulol na naglalaway pa. Tulad noong naunang nagpakitang pusang itim, ay kulay dilaw rin daw ang mga mata noon. Nakatingala daw iyon habang umaalulong, na waring nagtatawag ng mga kasama. At dahil naman sa liwanag ng buwan, kaya nakikita ni itay ang malalaking pangil noon na naglalaway. Kinuha daw ni itay ang kanyang mahabang itak at itinuturo iyon sa aso habang pinapaalis. Bigla daw iyong tumalon ng mataas, papalabas ng bakura namin, kaya napanatag na si itay. Akala nila ay ayos na ang lahat at makakapagpahinga na sila ng matiwasay, pero nagkakamali pala sila. Napatili na lang daw bigla si inay noong marinig na kumalabog ang pintuan namin na tila may pilit na nagbubukas habang ibinabangga ang katawan. Muli na ring narinig ang tunog ng malaking aso, pero doon na iyon umaangil sa pintuan namin at pilit binabangga at dinadamba ang pintuan. Kinuha daw ni itay ang buntot pagi at hinampas daw iyon sa may pintuan. Tila napasok naman daw ang aso na nagpipilit pumasok dahil sa narinig nila na umungol iyon na tila ba nasasaktan. Ilang saglit pa ay nawala ang tunog noong aso at tumahimik ang kapaligiran. Halos hindi ka daw nakatulog noon sila inay at itay dahil sa takot. Buong magdamag lang silang nakikiramdam sa mga tunog at kaluskos sa labas ng bahay. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan nila mapipigilan ang paggambala ng aswang sa kanila gamit ang mga panangga na meron sila gaya ng bawang, asin at buntot pagi. Sabi daw ng mga tao doon na bihirang sumuko ang mga aswang kapag meron silang pinunteriyang sanggol hanggat hindi nila nakukuha iyon o di kaya magkaroon ng matinding panlaban na talagang pangingilaga ng mga aswang. Sa tuwing may kakaibang nararamdaman si inay sa paligid ng bahay ay alam na raw nila agad kung aswang iyon dahil agad ring naninigas ang kanyang tiyan. Ipinagpapasalamat na lang daw nila na hanggang ganun lang ang ginawa noon. Hanggang sa sumapit na ang huling buwan ng pagbubuntis ni inay o iyong kanyang kabuwanan at isang linggo na lang ang hinihintay para sa petsa ng kanyang panganganak. Dito na raw uli sila nakaranas ng matinding panggagambala na hindi nila makakalimutan. Bandang 10:00 daw noon ng gabi. Nakahiga na daw sila inay at itay at naghihintay na lang ng pagtulog nang may maamoy si inay na tila malansa at mabaho. Naduwal daw agad noon si inay dahil sa maselan nga siya sa mababahong amoy, dala na rin ng pagiging buntis. Nakasara naman daw ang mga bintana nila
dahil takot na nga sila na maaswang. Disyembre na ng panahong iyon at taglamig. Maya-maya ay nakarinig daw sila ng malalakas na pagbagsak sa bubungan. Hindi lang talaga iyon isa, kundi parang tatlo o mahigit pa. At napakabigat ng yabag ng mga paa noon. Bigla daw sumigaw si Ate Grace habang itinuturo ang dingding ng silid namin dahil kitang-kita nila na binubutas iyon ng kung sino man o anumang nilalang mula sa labas. Patakbo daw na kinuha agad ni Itay ang ginawa niyang mga kwintas na bawang at isinabit kina Inay, Kuya Oni, Kuya Owen at Ate Grace. Kitang-kita daw ni Itay ang kuko ng nilalang na nais sumira ng dingding namin. Marumi daw at matatalim iyon na may balahibo pa ang daliri noong tumagos. Pero sa pagkakataong iyon ay halatang hindi iyon sa isang hayop dahil kamay talaga iyon ng tao, ngunit marami lang ang balahibo. Subukan niyong pumasok dito kung gusto niyong magkakamatayan tayo! Sigaw pa daw ni Itay, pero patuloy pa rin daw sa pagbubutas ang nilalang na iyon hanggang sa maipasok na nga noon ang kalahati ng kanyang kamay. Kaya hinampas agad iyon ni Itay ng buntot pagi. Sinabuyan niya na rin ng dinurog na bawang na may halong asin. Para naman daw napaso ang kamay noon dahil bigla iyong hinila papalabas. Kasabay ng impit na hiyaw na halatang nasaktan. Maya-maya naman daw ay sa kabilang dingding naman ang binubutas. Malapit sa kinakapwestuhan ni Inay. Kaya napasigaw si Inay noong makita ang itim na dila na ipinasok doon sa nagawang butas. Hindi na daw nagdalawang isip pa si Itay na gamitin ang itak at mabilis niya iyong tinaga. Parang mamamatay naman daw sa sakit iyong taong nasa labas. Nahulog pa nga daw sa sahig ang pinagputulan ng dila noon. Nagpatuloy daw si Itay sa paghahagis ng bawang at asin sa paligid at paghampas na rin noong buntot pagi. Dahil sa nagsisimula na namang manigas ang tiyan ni Inay, nagsisigaw na daw si Itay nang inaaswang kami tulong. Sa kabutihang palad naman daw ay may responding grupo ng kalalakihan na may mga dalang pinatulis na kawayan at may sulo bilang kanilang pang-ilaw. Iyon daw pala ang grupong binuo ng barangay na nagroronda tuwing gabi dahil sa sunod-sunod na nagaganap na pang-aaswang at pagkamatay ng mga buntis. Nakita daw ng mga iyon ang mabilis na paglundag ng dalawang nilalang mula sa bubungan at ang pagtakbo ng mabilis noong isang mabalahibong tao mula sa ibaba namin patungo sa likuran at sinira ang bakuran kaya tuluyan iyong nakalayo. Dahil sa bilis kumilos ng mga nakitang nilalang kaya hindi na iyon naabutan pa noong mga kalalakihan. Naglakas loob pa rin daw ang mga iyon na tuntunin ang direksyong tinahak sa pagtakbo. Pero bigla na rin daw nawala ang bakas ng pinagtakbuhan. Bali tatlong nilalang daw na may itsurang halimaw ang kanilang nakitang tumatakbo papalayo. Dahil sa tensyon ng mga kaganapan ay nakaramdam ng paghilab ng tiyan si Inay na parang manganganak na daw siya. Kaya agad na rin ipinasundo ang midwife na tagaroon lang din sa barangay namin. At hindi nga sila nagkamali
dahil nagsimula ng maglabor si inay. At sa mismong madaling araw noon, ng December 9, 1983, ay isinilang ako. Laking tuwa naman daw nila inay at itay dahil sa kabila ng pagsubok na kinaharap nila sa aswang, ay nailuwal naman ako ng maayos at malusog. At hindi nagtagumpay ang aswang na makuha ang mahalimuyak na sanggol na kanyang inaasam-asam. Simula din ang araw na iyon ay hindi na nagbukas pa ng pinto at bintana ng bahay sila Aling Senyang, hanggang sa hindi na rin namalayan ng mga taga roon na wala na pala sila doon. Wala na rin may nakakita pa sa buong pamilya nila. Balibalita na lang na naroon na sila sa Karatig Baryo na katira. Kung hindi pa iyon nilabanan ni Itay, ay malamang patuloy pa rin sila sa panggagambala sa baryo namin at baka nabiktima na rin ako. 38 taong gulang na po ako ngayon, pero magpasa hanggang ngayon ay meron pa rin akong naririnig na mga nakukunan o di kaya namamatay na mga buntis nang walang kaukulang paliwanag ng siyensya, na sa tingin ko ay biktima iyon ng pang-aaswang na hindi man lang namamalayan ng mismong pamilya. Dahil sa panahon ngayon ay bihira na lang ang mga naniniwala na meron pa ring mga aswang na namumuhay at nakikihalubilo sa atin. Kaya ang maipapayo ko sa lahat ng kababaihan at mga magiging ina ay palaging mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala. Lalo na kapag ikaw ay nagdadalang tao, dahil siguradong isa ka sa mga kinakatakaman ng mga aswang dahil sa iyong dinadalang mahalimuyak na sanggol. Wakas!